Breaking news! OMG! Good news ulit! Eto talaga ang hindi kaya ng iba. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos bisitahin lang naman sa loob mismo ng palasyo ng isa sa pinakamataas na tao sa buong mundo. Yes mga kababayan, legit at eto malupit mga kababayan. Dahil mga usaping bilateral relationship, enhanced in strategic partnership, kalakalan, seguridad, kooperasyong pandagat, at people's to people relationship lang naman ang kanilang mga pangunahing agenda. Well mga kababayan, hindi na talaga ito bago dahil mula pa nung pag-ubo ni BBM bilang presidente ng Pilipinas, kaliwat kanan na ang dumadayo dito sa Pilipinas na matataas sa tao para makipagsanib pwersa sa kanya. Grabe, saan ka nakakita na halos linggo-linggo ay sunod-sunod silang pumupunta ng Malacañang upang personal na o kausapin ang ating mahal na Pangulo? Ito talaga ang hindi kayang gawin ng iba. Kaya naman very good ka talaga, PBBM. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pormal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang His Excellency Yoon Suk-yeol, Pangulo ng Republika ng Korea, habang sinisimulan ng huli ang kanyang unang state visit sa Pilipinas mula October 6 to 7, 2024. Kasama ni First Lady Kim Kyon-hee at ng kanyang delegasyon, si Pangulong Yoon ay binigyan ng arrival honors at nilagdaan ang guestbook sa palasyo ng Malacañang bago tumuloy sa bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sa nasabing bilateral meeting ng dalawang leader, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea upang makamit ang kaunlaran para sa mga mamamayan ng dalawang bansa at itaguyod ang kaayusang international na nakabatay sa mga patakaran. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at South Korea President Yoon Suk-yeol na itaas ang ugnayan ng dalawang bansa sa isang strategic partnership. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang matatag na relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na formal na itinatag noong March 3, 1949. Ang dalawang bansa ay minarkahan ang ika-75th anniversary ng kanilang relasyong diplomatiko. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang maraming larangan ng pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, kabilang ang pagtatanggol at seguridad, kooperasyong pandagat, pagpapaunlad ng kalakalan at pagpapalitan ng mga tao. Sinabi ng Pangulo na ang paniniwalang ito ay kailangan maging konkreto gaya ng pundasyon kung saan nakatayo ang bilateral na relasyon ng dalawang bansa. Sa kanyang bahagi, ipinahayag ni Pangulong Yoon ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos at sa sambay ng Pilipino para sa mainit na pagtanggap sa kanya at ng kanyang delegasyon. At itinampok ang special bond forged in blood sa pagitan ng dalawang bansa. Kinilala rin ni Pangulong Yoon ang kahalagahan ng pag-angat ng partnership ng Pilipinas at ng South Korea. Ang Pangulo ng South Korea ay nagpahayag din ng pag-asa na ang kanyang pagbisita ay magbubukas ng higit pang mga pagkakataon para sa parehong mga bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may 62 kasunduan sa Republika ng Korea sa iba't ibang larangan, kabilang ang kalakalan, edukasyon, enerhiya, depensa, impormasyon, transportasyon, legal na tulong, extradition, paggawa ng panlipunang seguridad at turismo bukod sa iba pa. On behalf of the Filipino people, I thank President Yoon Suk-yeol for accepting my invitation to come and visit with us in the Philippines. As we celebrate our 75th anniversary of our two countries' diplomatic relations, Your Excellency's visit is a fitting activity to mark this important milestone. 필리핀 국민들을 대표하여 다시 한번 국빈 방문을 수락해 주셔서 매우 감사드립니다.
양국 관계 75주년을 기념하여 대통령님의 필리핀 방문은 매우 시의적절한 중요한 계기입니다. It is not an overstatement to describe the beginning of these ties as a storied one. Not only was it founded on common values, but it was also forged in blood through the sacrifices of thousands of Filipinos who provided aid to South Korea, the first Asian country to do so when the Korean War broke out in 1950. 양국 관계는 역사적으로 깊은 관계입니다. 공동 가치에 기반해 있을 뿐만 아니라 또 피혈맹에 기반한 관계입니다. 필리핀은 한국전에 최초로 파병된 외국군으로서 한국전에서 한국과 함께 싸웠습니다. Our bonds have continued to grow since then. Today, we have a robust partnership in a myriad of fields of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, trade, development, and people-to-people exchanges. From here, there is nowhere else to go but up. 양국 관계는 다방면에서 협력을 강화해 나가고 있습니다. 안보, 해양 협력, 교역, 그리고 인적 교류 등 다방면에서 계속 양국 관계를 더 심화해 나갈 길밖에 없다고 생각합니다. As we chart the future direction of our relations, the way forward is clear. The time has come for us to elevate the ties between the Philippines and the Republic of Korea to a strategic relationship. 미래 협력 방안을 생각할 때 양국 간 전략적 동반자 관계를 수립할 매우 중요한 때라고 생각합니다. This idea must be as concrete as the foundations from which our bilateral relationships stand. As the geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award. 지정학적인 복잡함이 증대하고 있는 가운데 양국은 국제법에 기반한 규칙 기반 규범에 더 준수를 해야 합니다. 특히 1982년 유엔 해양법 협약과 국제중재재판소 판결에 기반한 국제 질서를 수호해야 합니다. So I look forward that your visit will bring a very meaningful meeting between our two countries, not only on the political level, but on the levels of the other sectors such as trade and the defense and security and whatever else you and I will be able to identify as areas that we should explore. 오늘 회담에서 정치, 교역, 국방, 안보 등 다양한 분야에서 의미 있는 논의를 하기를 기대합니다. Mr. President. Marcos 대통령님, 그리고 필리핀 국민 여러분, 저와 대표단을 환대해 주신 데 대해 감사드립니다. 한국과 필리핀이 수교한 지 75주년을 맞는 해에 필리핀을 이렇게 국빈 방문하게 되어 더욱 뜻깊게 생각합니다. Mr. President, I deeply thank you and the people of the Philippines for warmly welcoming me and my delegation. I am even more privileged to visit the Philippines in this momentous year, marking the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. 필리핀은 대한민국이 1949년에 동남아 국가 중에 최초로 외교 관계를 수립한 국가입니다. 그리고 6.25 전쟁 당시 아시아에서 최대 규모의 병력을 파병해 준 우리 대한민국의 혈맹입니다. 이러한 특별한 인연을 바탕으로 양국은 지난 75년간 긴밀히 협력해 왔습니다. 이를 바탕으로 이제 양국은 오늘 회담을 기점으로 전략적 동반자 관계를 수립하고 한 단계 높은 협력을 향해 나아가기로 했습니다. In 1949, the Philippines became the first nation in Southeast Asia to establish diplomatic relations with the Republic of Korea. And during the Korean War, it was the Philippines who sent the largest contingent of troops to Korea among Asian nations.
Based on this special bond forged in blood, our two countries have closely cooperated over the past 75 years, and today we are elevating our relationship to a strategic partnership, which will bring our cooperation to a higher level. 저의 이번 국빈 방문을 계기로 양국 간 교육과 경제 협력이 확대되고 안보, 디지털, 에너지와 같은 미래 지향적인 분야로 양국 협력이 확장되기 바랍니다. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. 오늘 회담에서 양국 협력을 획기적으로 증진시키는 방안들이 풍성하게 논의되기를 기대합니다. So, Mr. President, I look forward to a fruitful discussion on ways to take great strides in our bilateral cooperations today. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. President.